Hello mga kayopi! Welcome back! So meron tayong new gadget here, the Wavlink Network USB 2.0 Server. Ano ba to? Hello mga kayopi! Welcome back! So meron tayong Wavlink Network USB 2.0 Server. So ano ba to? So this thing, we're gonna use this to connect our printer. So that pwede nating i-access yung ating printer in any of the laptop within the network. So kahit yung printer nyo hindi siya network printer, magagamit nyo siya. And at the same time, pwede nyo rin itong gamitin as a hub USB or for a portable hard drive. Kung gusto nyo hard drive nyo ma-access ng kahit anong computer within the same network, pwede rin to. So let's unbox this! Nabili ko siya sa Lazada. So ilalagay ko yung link sa description in case you also want this gadget. So open natin. Yan, magandang tunog pag open ng plastic. Yan, Wavlink. So sabi dito, easy to set up and use. Built-in high-speed 2.0. So luma na nga lang siya. Mga 3 na dapat ngayon, 2.0 pa to. Pero it's fine because gagamitin natin to sa ating printer. So let's open it up. So ano ba yung laman nito? Tingnan natin. Maliit lang siya. Quite small. So ito lang yung pinaka main unit. Ayan mga kayopi. Ayan lang yung main unit niya. So meron lang siya isang USB port. So dito may kakabit yung iyong printer or siguro kung gusto mo naman flash drive or hard drive para ma-access siya sa network. And ito yung kanyang LAN cable or RJ45 na network. So yan oh. So yan lang naman. So simple, ito yung power supply. Ayan naman power supply. Ito yung network and USB. So yun lang, may isa lang siyang ilaw dito. So yan yung ating network USB server. So we will try this later. Nandito yung MAC address niya sa likod, nakasulat. To access it, meron lang siyang kasamang cable, RJ45 cable, power supply, and then ano pa bang may kasama nito? Instruction manual, and meron tayong important notice na kalagay. Please read me before use. So you can register this product. So yan no, may warranty card. And meron siyang installation CD. I'm not sure if you still need this, but let's try it out. So we will put this in our printer doon sa taas and try natin kung ma-access ba natin yung printer or we can print even if hindi siya connected sa USB. So via network lang. So we will test it out, this one. Come and join in testing this out. So mga kayopi, nandito ngayon tayo sa ating printer. So ikakabit natin tong ating Wavlink Network 2.0 network hub. So ano ba to? So ang lit nito, di ba? So itong printer kasi natin hindi to network hub. And meron tayong mga computers in the house kasi uso na ngayon ang work from home and study from home. So alam nga namang lahat ikakabit mo dito, di ba? So hindi mo siya makakabit dito, lahat ng laptop kung ilalagay mo dito, ikakabit mo, or desktop, wala naman kung may desktop ka, di ba? So, the good thing is, we will use this one, so all our laptop or PC, makakapag-print siya as long as you are in the same network. So, paano ba natin ito i-install? Mabilis lang naman siya, so ito lang yung network cable and USB, so sasalpak lang natin ito. So ito yung USB, and ito yung network and power cable. So straightforward lang naman siya. Kabit natin dito. Yan. Tapos yung ating RJ45. Diba? So ganyan lang siya. Then yung power supply na. So yan mga yopi. Nakabit na natin siya. So kunin niyo lang yung MAC address sa likod ng device para makita niyo kung ano yung IP na binigay ng inyong router or pwede niyo naman i-configure. So for me, yan, hindi ko nakakita, naka-blank siya. So pero makita niyo dito may isang device na siya na-detect. So yung ating brother na
printer, yung BCPT310. Ang next step natin dito is kailangan natin i-install yung software. Kung wala kayong CD-ROM, kasi ganun yung mga new laptop, pwede nyo i-download dito sa site na to. So, wavlink.com. So, English US driver. So, kunin nyo lang yung model. So, for my case, ito yung model. Din-download ko na siya. So, let's install that. So, you're gonna install only the network printer wizard for Windows. Yan. So, mag-install na siya ng driver. Kasi nga, kailangan nyo ng mga multiple device. So, kailangan nyo itong install mga multiple devices nyo para magamit nyo yung printer. So, ito yun. Launch. Ito yung shared printer. So, I can use this printer as default. And, finish. So, kung mapansin nyo, ito yung network printer na naka-connect sa server. Ito yung USB. So, try ngayon natin mag-print. Let's just try. Diba? So, test. So, print tayo. So, yan, oh, kita niya, nababasa niya yung printer. So, print. So, tingin natin kung mag-print. So, nag-print siya mga kayopi. So, nag-print. Successful. So, may lumabas dun sa ating printer. So, next step naman natin is if we can use it as a scanner. So, yan mga kayopi. Nasa ibang machine ako, pakita ko lang sa inyo paano pag sa network. So, buksan natin yung launch server. Diba? Tapos, yan. Connect lang tayo sa device. So, makita nyo ko connect siya dyan virtually dun sa ating. And then, pwede na tayo mag-scan up. I-minimize nyo lang yan. Then, ito yung app for scanning. So, yan. Pakita ko lang sa inyo. So, makita ko nyo, nakikita na ngayon siya. So, kung mag-scan tayo, palitan lang natin yung resolution yung mabilis. Yung around 300. So, yan. Makakapag-scan na ngayon siya. Kaya nakita nyo. Ready online. Naka-USB siya. Kahit na wala naman dito sa machine na to yung printer and scanner natin. Yan o. So, tapos na siya mag-scan. Nakita nyo. Kaya i-close natin. So, yan yung isang way on how we can use it. So, pwede ka rin mag-print para nasa USB na siya. Pag using the USB launch server. So, yan mga kayopi. Nakabit na natin ang ating Wavlink USB network server. So, ang issue ko lang doon is not sure kung may bug siya or something. Pero doon sa mga Windows Home Edition, nagkaka-issue ako ng Windows 10 pag ginagamit ko yung USB network hub na software. So, nagka-crash siya, hindi stable. Pero doon sa isa kong machine na Windows 10 Pro, okay naman siya. So, I just need to figure out on how it will work properly. So, ang difference kasi noon, yung isa, pag network printer, okay naman, wala akong issue for all the machine that I have. Pero kasi, needed ko yung network USB hub kung gusto kong gamitin yung scanner. Isa lang siya gumagana sa Windows 10 Pro. So, I'm not sure kung dahil doon or anong updates ang kailangan kong gawin. Windows update ko na kasi lahat. Nagfe-fail pa rin siya sa Windows 10 Home. Pag yung software na yun, ang pag software nila yung gamit natin. Pero kung i-configure natin as a network printer, no issues. All machines are working fine. So, yun nga lang. You can only print anywhere within your, let's say, house. Basta nakakonek ka sa network. So, yun yung advantage niya. Pero in terms of scanning, kasi let's say 3-in-1 siya, hindi ka makakapag-scan. So either doon ka lang sa isang machine mag-scan or pumunta ka sa mismong machine and put mo yung USB para mag-scan as of now. So I will try to figure out how to fix it, but for now I'm okay with it. So yan mga kayopi yung feedback ko sa ating Wavlink na network USB hub. So yan mga kayopi, yan yung ating feedback sa Wavlink USB network server. So I'll just put the link below on where I bought that if in case you want it. And that's it. So don't forget to subscribe and hit the notification bell below. Bye.